yung puso ninyo punong-puno ng hatred, learn to forgive. Yeah, unsolicited advice ko sa iyo. Kalimutan na ninyo yung mga kabigatan sa ano. Hindi man kayo inaano ng mga Marcoses. Pati na ba naman kulay na emoji? Hello po mga kababayan, update ko kayo ng mga kaganapan. Saglitan natin itong showbiz balita. Kilala ninyo itong babaeng ito? Ayun nga po, si Chris Aquino. Ibang-iba na po yung itsura. Ngayon, may pakiusap siya sa kanyang mga followers. Sabi rito sa balita ng PEP, Chris Aquino urges followers not to use red heart emoji. I'm sure gets nyo na why wag mo ng red. What? Pati yung emojing red heart, mga kababayan, napag-initan ni titay. Napolitika yung emoji, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, ako nga thank. May nag-react nga rito, kung pupwede daw, huwag kong ipakita to, ganunin ko na lang daw. Oh. Sabi ko, yan na, Feng. 20 years na yan, ang nagpili ng kulay, yung anak kong bunso. Ba't ko papalitan yung kulay na yan dahil sa politika? Di ba? Before pang binili ni Linlin ang Feng. 20 years na yan ganyan. Ano kayo sinisurte? Nag-isa kayo lang si Linlin sa Feng. Pagkatapos, pagagastusin pa ninyo ako ng... Magandang yung nandyan nga yan. Madali lang yung pagturo ko. Feng. Kakam Feng. Napag-initan ni Chris yung, ano, yung kulay red. Chris Aquino appeals to her followers to use yellow or pink heart emojis in their messages for her on social media, sabi rito sa balita. The actress host is a known supporter of presidential aspirant Lenny Robredo, who uses pink as her campaign color. May pakiusap si Chris Aquino sa kanyang followers sa Instagram. Sa post noong March 6, muling nagbahagi si Chris ng bagong update sa kanyang kalusugan. Ito naman yung itsura niya ngayon. Unsolicited advice po, ano, tetay, ganito. Yung ano, yung bagahe mo sa sarili mo, alisin mo na yan. Yan, kasakit ka na nga Unang-una, yung mga Marcoses, di man kayo inaaway niyan, yung pamilya man lang ninyo ang nang-away, yung tatay mo na namatay na, yung nanay mo, kayo lang naman nagsimula ng away, yung mga Marcoses, hindi man po. Yan tuloy, tingnan ninyo, nagkasakit kayo, yung nanay mo nauna na, yung kapatid mo, nag-goodbye na rin. Sa pamilya Marcos, tingnan ninyo, ang namatay lang yung si Apo Lakay. Si Nanay Imelda, ayaw niya ng mga bagahe. Madali siya magpatawad. Hindi nga niya pinapansin yung mga accusations, kung ano-ano. Ayaw niya kayong patulan, kayong mga Aquino. In all the dilawans, ayaw niyang patulan. Tingnan ninyo, mag-100 na yata si Imelda Marcos. Pero kayo, tingnan ninyo, ang babata pa, nag-goodbye na sa Earth. At ikayo po, tingnan ninyo yung itsura ninyo. Hindi ba kayo nakakalata? Galit ang Diyos? Kasi punong-puno ng hatred. Di ba?
yung puso ninyo punong-puno ng hatred, namatay yung nanay mo. Yung mga Marcoses, yung magkakapatid, si Bongbong, si... Pati nga si yata si Irene, si Amy, pumunta doon para makirama. Imagine that. Namatay yung kapatid mo, si Noynoy. Oh, nakiramay uli yung mga Marcoses. Kayo. Umoji. Umoji lang na red. Pinag-initan mo pa? Eh, sige, pagpatuloy ninyo yung ganong ano, gawain. Huwag nang ninyong i-unload yung mga bagahe. Tingnan mo yung itsura mo. O, di ba nakakawa na yung itsura mo? You see? Learn how to forgive. Yan ang unsolicited advice ko sa iyo. Wala kang mangyayari niya. Lagi kayong galit, pati kulay. Galit kayo sa kulay. Umoji na lang. Napag-initan pa. Bagi ng kanyang post, publish as is, sabi rito, you've all been part of my road to better health journey. Ayokong maitatago sa inyo because I'm very grateful for all your prayers. Bago mag-next dose ng Soler about a week from now, which I am reacting to in a good way, gagawin ko na yung test requested by my hematologist, who was also our mom's oncologist, Dr. Francis, sabi po niya dito sa post. Although wala po akong cancer markers in my blood test, meron siyang mga gusto pang ma-rule out before we leave in less than 2 weeks. Hindi po ako takot sa test. I prefer to know para kung maagapan on my treatments, procedures, or solutions, magawa na soonest na walang delay. So this Friday, nag-yes ako sa PET scan, endoscopy, plus bone marrow biopsy. Tingnan mo, tambak yung sakit po ninyo. Kitang-kita doon sa inyong katawan. Di ba? Learn to forgive. Yeah, unsolicited advice ko sa iyo. Kung mapanood po ninyo itong ano. Kalimutan na ninyo yung mga kabigatan sa ano. Hindi man kayo inaano ng mga Marcoses. Pati na ba naman kulay na emoji? Umoji, red heart. Yan tuloy. Tingnan mo si ano, si Amy Marcos. Healthy. Si Irene, healthy. Si Bongbong, kahit nagkasakit dahil sa yung ito ngayon, tingnan mo, healthy. Ikot ng ikot kahit mainit. Mainit sa ano, nainitan na ulanan. Mas matanda na sa inyo. Kayo, mas bata pa. Tingnan niyo yung itsura. Si Amy Marcos, parang mas matanda ka na tuloy. Mas bata ka kay Amy. Si Amy. Ilan na kayo yung edad ni Amy Marcos? Si Mrs. Marcos, kahit naka-wheelchair paminsan, siyempre matanda na. Pero healthy siya. Why? Walang mga bagahe. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ito, may propaganda na naman dito yung mga kakampon. Marcos Jr. leads presidency race backed by young and mid-age. May gustong sabihin na naman na pasaring mga kababayan yung mga kakampon. Sabi rito, Ferdinand Marcos Jr. is leading in the May 9 Philippine presidential election campaign supported by voters under the mid-50s who were not mature enough to understand the 1986 pro-democracy people power revolution. What? Kala ninyo sa amin?
Iniinsulto ninyo yung intelligence ng mga supporters ni Bongbong Marcos? Sinasabi ninyo hindi naintindihan yung kasi mga bata pa kami? May mga bugok na to. Ang daming matatanda na nabuhay na. Matatanda na sila, mga lulo't lula, supporting Bongbong Marcos, nabuhay during the martial law. Huwag kami. Yung mga supporters ni Bongbong Marcos, all ano ages, may mga bata pa, may mga mid-age, may mga senior citizen. Kombinasyon. Nabi ko sa inyo. Public record show the Marcos administration from 1965 to 1986 embezzled as much as $10 billion. Sabi na. Yan na naman yung topic ninyo. Bumalik na naman guys sa pagnanakaw. And committed thousands of rights abuses including torture and killings. Sabi na, recycled na naman yung kwento nila. But experts say, propagandists of Marcos Jr. are using social media to sanitize history. What? Anong sanitize? Kayo yung nagsasanitize ng history? Dinistort ninyo yung history? Ang ginagawa namin, itama yung history, yung kasinungalingan ng mga kakampo ng mga historians ninyo, yun ang tinatama natin. Talo kasi kayo, di kayo mananalo ngayon at may nakasilip ng ano, commissioner, dating abogado ni Bongbong Marcos, inappoint ni President Digong as commissioner. So hindi na kayo ngayon makapurma. Anyway, sabi rito, leading to the present generation's renewed appreciation of the senior Marcos in support of his son in alliance with Inday. Kaya nga tuwang-tuwa yung mga tao, the young generation, tuwang-tuwa sila. The senior citizen, narinig nila yung bagong lipunan team song. Di ba? Nagmarinig nila yon, naalala nila yung panahon ni Apo Lakay na maganda yung palaka rito. Sinira lang ng mga kakampon na kakamping. Sinira. Walang maniwala sa inyo po because you promised ano, good government in the gross of the economy. You promise heaven, dinala ninyo yung ating bansa sa impyerno. Yun ang nangyari. 36 years of your administration, santamba kayo mga inotel. Yun ang nangyari kasi. And so, nang kumandidato si Bongbong Marcos, ayan ngayon, laging landslide sa survey. Kaya bleeding hearts kayo. Tingnan ninyo ito. Para lalo kayo manggala iti, iinisin ko kayo ng todo-todo. Tingnan ninyo ito. Independent survey, online survey, partial and unofficial result, week 2, March 8, 2022, 4 a.m. via Kadangpan live FB page, Kadangpan sa Halalan. Ano sabi rito, mga kababayan, for President Marcos, 76.5% yung voters' preference niya po. Len-len, 18.5% lang. Kaya kayo, bleeding hearts, ano, tetay, pati yung kulay, ayaw mong makita sa emoji. Kasi na-stress kayo.
Magbongbong ka na kasi, magbibiin. Lumipat ka na, sumuko na kayo. 18%, di pa kayo sumuko niya. Si Yormi, 3.3%. Si Paxiu, 0.8% na lang. Si Ping Lacson, 3%. Si Mangondato, 0.1%. Gonzales, 0.1%. Di Guzman, 0.1%. Montemayor, 0.1%. Abelia, 0.1%. Yung nakuha po. You see? But experts say propagandist. Nabasa ko na pala ito. Sinasanitize daw. Victims of the Marcos administration's atrocities during its martial law era are unhappy about the popularity of Marcos son in MC. Kayo lang naman na mga ang unhappy. Yung sinabi ninyo mga biktima. Sabi ni Enrile, fake. Si Enrile nagsabi mo. Fake. Submit lang kayo ng submit na mga lista kahit yung mga nag-away sa barangay. Nagsaksaka ng sinama ninyo sa lista. Kaya dumami po. Huwag kami. Ayaman lang po, mga kababayan. Huwag na nating ituloy yung pagbasa nito mga kwento nila kasi recycle po. Rihas. Babalik-balik lang. Bueno, mga kababayan, ako po si Dante Maravillas. Just click subscribe sa ating YouTube channel, Dante Talks, para lagi kayong updated ng mga kaganapan sa ating bayan. Bye-bye po. God bless.